Magandang araw mga Lods, ako nga pala si Artstop Mohana at welcome sa aking vlog. Arts DIYs Pets Plants Blazes, Reactions, Real Talks and more. Ako si Artstop. Film me. Hello mga Lods, ako nga pala si Artstop and for today's video, itatapik natin ang halamang kosmos na nag-uugnay sa pagiging masaya, maganda at simple. It's also a symbol of harmony, order and balance. Ang kosmos is a flowering plant na over 40 species at native ng bansang Mexico. Hindi siya permanent plant, so ibig sabihin kailangan mo siyang itanim every now and then. Tumatagal ang buhay niya ng isang season, kaya ibig sabihin itanim mo siyang in summer. Most probably, pagpasok ng tag-ulan, nagsisimula siya mamatay. Makikita mo yan sa kanyang mga dahon sa ilalim na bahagi ng kanyang halaman. Nagsisimula siya matuyo. At expect mo ang kanyang bulaklak 7 to 12 weeks or 2 months pagkatanim. So, yun nga ang downside ng cosmos. Kailangan mo siya ng palitan kasi hindi nga si permanent plant. Kaya papakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano ang paraan o ang aking technique para may pamalit na agad ako bago pa mamatay ang kosmos. Kaya tara, samahan niyo ako. Bale, ito nga mga lods ang ginagawa ko sa kosmos bago pa siya mamatay. Tinatanim ko na yung kanyang ilalim para bago siya matuyo, may pamalit na tayo. So, papakita ko sa inyo. Ito yun ah. Bale, ito yung kosmos na puno. Kita niyo naman, tuyo na. Then, papakita ko sa inyo yung ilalim. May nakatanim na. Yan. Kita nyo ba? Yan. Yan ang technique ko. Kaya, bago siya matuyo, meron na siya uling natubong kosmos. So, yan. Bale, lilinisin ko na lang yan. Papakita ko sa inyo ang video. At actually mga lods, may mga binhi na rin tayong kosmos para mas marami yung maitatanim natin. Kasi mas marami yung puno, mas maganda, mas makapal, mas maraming bulaklak. Papakita ko sa inyo yung mga binhi ko. Ito yan. Yan mga lods, ito yung mga binhi ko. Napakarami na yan. Ilipat na lang natin doon sa pagtataniman natin. Yan. Diyan kaya tinanim sa mga iba kong halaman para safe. Okay. Bale, itong gunting lang gagamitin natin sa paglilinis, mga lods. Tatimelapse ko na lang mga video, kaya samahan niyo ako. Ala eh, tirahin na yan, baka matira pa ng iba. Sige, dagaws. Yan nga mga lods, tapos na natin bunutin ng mga tuyong kosmos. Kumaya naman yung mga damo, kain muna tayo. Ayan na nga, dinali ko na ang mga damo. Ang pagkakagilas ah, wala pang 10 segundo eh, limas ang sukalan. Daig pa ang inararo. Yeah, bali lods, nalinis na natin. Makikita nyo yung mga tubong halaman na kosmos. Yan, yun yung mga tinanim natin bago pa siya mamatay. Tapos yung mga bakante na walang tanim, yan yung lalagyan natin ng mga bininhi natin. Ito na nga at ibinaw na mga binhi. Alagaan lang sa dileg ay siguradong sikar ang mga bulaklak. Sip-sip maigay ang mga bubuyog hanggang maumay. Siya nga. At sa pagtatanim nga mga lods, ay gantong pattern ang sundin nyo. Katulad ng 5 dots sa dice para maganda ang spacing. Magandang umaga mga lods, bale kagigising ko lang at tinignan ko nga itong tinanim natin kosmos kahapon. So yan, nagka-tribe na naman siya.
At sana mamayang tanghali o hapon ay umulan para sure na mabubuhay na siya. Tuloy-tuloy na. At sa pagdidilig ng mga lods ay dapat hindi solid yung tubig. Dapat isabog para hindi mahukay ang lupa at hindi mabali ang kosmos. So, after 2 months nga, makikita na naman natin bulaklak ang kosmos. Makikita na naman natin yung mga bubuyog, laywan, paru-paru na magpapauli-uli sa kanyang bulaklak, which is yun ang pinaka-reward natin sa pagtanim ng halaman. Yung makita sila mamulaklak. At syempre, yung saya na ibibigay niya bilang pagtanim ng halaman ay talaga nakakatuwa. Diba? Be your star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me. Siyempre, pakilike na rin. At baka naman pwede mo na rin pindutin yung kampana para naman pag may tayo ay may mga bagong video. At siyempre, kay manonotify. At di kay pagkakagara. At di kay pagkakasaya naon. Di ba ga? Siya nga.